Ang karagatang Pasipiko ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na dibisyon ng mga karagatan sa buong mundo. Nagsisimula sa part na ito ng South America papunta sa Asia dito sa South China Sea ay bahagi pa rin kung tutuusin ng Pacific Ocean. Sinasabing 1/3 ng buong Earth surface ang lawak ng Pacific Ocean. Malawak pa kung ikukumpara natin sa buong kalupaan. Maliban sa nagkalat na maliliit na isla na kadalasang walang nakatira, napaka-imposibleng mahanap kung ikaw ay nagkataon na mawala o mapadpad sa lugar na ito. Ngunit mas mahirap patunayan ang kwento ng isang mangingisda na di umano nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Sinasabing siya ay napadpad sa karagatang Pasipiko sa loob ng 438 days or 14 na buwan patawid ng Pacific Ocean na nasa tinatayang layo na 9,000 miles o mahigit 14,000 kilometro. Noong January 30, 2014, isang mangingisda ang natagpuang hubutuban sa Marshall Islands matapos di umano magpalutang-lutang sa dagat ng 14 na buwan o 438 days sakay sa isang bangkang pangisda sa karagatang Pasipiko. Nakaligtas siya sa mahabang panahong ito sa pamamagitan ng pagkain di umano ng manghilaw na isda, pagong, maliliit na ibon, pating at pag-inom ng tubig ulan at kadalasan sa sariling ihi niya. Ang kwentong ito ni Albaringa ay lubos na ikinamangha ng madla at naiulat sa buong mundo sa kabila ng paunang pagpuna mula sa mga nagduda. Siya lang naman ang unang taong naitala sa kasaysayan na nakaligtas gamit ang isang maliit na bangka na nawala sa karagatan ng Pasipiko ng higit sa isang taon. Sino nga ba si Jose Salvador Albaringa? Si Albaringa ay pinanganak sa Garita Palmera, El Salvador. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng isang gilingan ng arena sa kanilang bayan. Siya ay may isang anak na babae na lumaki sa Garita Palmera kasama ang kanyang mga magulang. May mga kapatid din siya at ito ay naninirahan na sa Estados Unidos. Iniwan niya ang El Salvador noong 2002 patungo sa Mexico kung saan nagtatrabaho siya bilang isang mangingisda sa loob ng 4 na taon. Paano siya napadpad sa karagatan? Noong November 17, 2012 ay bumalaot si Jose upang mangisda kasama ang isang 23 years old na katrabaho na kilala sa tawag na Ezekiel. Si Alvarenga na isang biyasang marino at mangingisda ay naglayong magdamag na mangisda sa malalim na bahagi ng karagatan kung saan inaasahan niyang makahuli ng mga pating, marlins at iba pang malalaking isda. Ngunit ang kadalasan niyang partners pangingisda ay hindi niya nakasama sa panahong iyon. Subalit patuloy pa rin siya sa kanyang pagpalaot at isinama niya ang walang karanasang si Ezekiel na hindi pa niya nakatrabaho minsan. Sila ay sumakay sa kanilang bangka na may 7 metro ang haba o 23 talampakan, walang bubong at yari sa fiberglass na nilagyan ng iisang motor at isang kahon para imbakan ng mga huling isda. Ilang sandali pa nang nasa laot na sila at abala sa panghuhuli ng isda ay bigla na lang sumama ang panahon. Hindi nila inaasahang may bagyo pala na paparating. Sila ay magdamag na binayo ng napakalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. At tumagal ito ng 5 araw kung saan ang motor at ang karamihan sa mga portable electronics at communication devices ay nasira. Bagaman nakahuli na sila ng maraming isda ay pinili nila itong itapon sa dagat upang mamaniobra nila ang bangka sa masamang panahon. Tagawa pa di umano ni Alvarenga na tawagan ang kanyang amo sa pamamagitan ng two-way radio at humingi ng tulong bago mamatay ang baterya nito. Habang walang layag, sagwan, walang angkla, walang tumatakbong ilaw at walang ibang paraan upang makipag-ugnayan sa baybayin, ang bangka ay nagsimulang inanod sa bukas na karagatan ng Pasipiko. Unti-unting nawala sa kanilang paningin ang mga matataas na bundok at tanging purong tubig at kaulapan na lang sa kalangitan ang kanilang nakikita. Karamihan sa mga gamit nila sa pangingisda ay nawala at nasira dahil sa bagyo. Naiwan na lamang ang ilan sa mga gamit nila at konting pagkain. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang amo ni Albaringa, ngunit bigo silang makahanap ng kahit kunting bakas man lamang sa mga nawawalang mangingisda.
Pagkalipas ng 2 araw ay sumuko na sila sa paghahanap dahil sa lawak ng karagatan at dahil sa hindi magandang panahon. Lumipas ang mga araw at linggo, natutunan nila Alvarenga at Ezequiel na kainin anuman ang sa tingin nila makakapawi sa kanilang gutom. Nagawa di umano ni Alvarenga na manghuli ng mga isda, pagong, bikya at mga ibong dagat gamit lamang ang kanyang mga kamay. At kung minsan sa mga lumulutang na basura, sila nakakahanap ng makakain. Kinukolekta nila ang mga plastic na lumulutang sa tubig upang lagyan ng tubig ulan at gawing inumin. Ngunit madalas na walang ulan kaya pinipilit nilang inumin ang dugo ng pagong o ang kanilang sariling ihi. Samantala, pagkalipas ng halos 4 buwan ay nawala na ng pag-asa ang kasama ni Alvarenga na si Ezequiel. At ito ay nagkasakit ng maluba dahil sa kanilang hilaw na mga pagkain. Paglipas ng ilang araw ay tuluyan itong nanghina at namatay dahil hindi niya nakayanan ang pagkain ng hilaw. Pagkalipas ng mga araw ay parang mababaliw na si Alvarenga. Hinakausap na niya ang bangkay ni Ezequiel at pumasok din sa isip niya ang pagpapakamatay 4 araw matapos mamatay si Ezequiel. Ngunit dahil sa kanyang paniniwalang spiritual, napagtagumpayan niya ito kahit na noon pa man na hindi siya naniniwalang may Diyos. Si Alvarenga ay pinapangako ni Ezequiel na huwag kakainin ang kanyang bangkay kapag siya ay namatay. Ito ay tinupad naman ni Alvarenga at kanyang itinabi ito kasama sa kanyang bangka. Pagkalipas ng 6 araw ay napag-isip-isip ni Alvarenga na hindi makabubuti sa kanyang kalusugan ang pagtabi ng bangkay ni Ezequiel, kung kaya pinili niya itong itapon na lang sa dagat. Habang nasa karagatan, madalas napapaniginipan ni Alvarenga ang kanyang pamilya at mga masasarap na pagkain. Maraming beses din na may dumaan na malalaking barko malapit sa kanyang kinaroroonan, ngunit bigo itong makakuha ng tulong. Patuloy niya ang subaybayan ang paglipas ng mga oras at araw sa pamamagitan ng hulma ng buwan. Pagkatapos ng 15 cycle ng buwan, ay nakakita siya ng maliit na pulo sa kasulukan ng Marshall Islands. Noong 30 ng Enero 2014 ay nagpasya siyang iwan ang kanyang bangka at lumangoy patungo sa baybayin ng Ibon Atoll at humambalang sa isang beach house. 2 lokal, sina Emmy at Russell, ay natagpuan siyang hubot-hubad na may hawak na isang kutsilyo at sumisigaw. Agad naman siyang tinulungan ng 2 at dinala sa pagamutan. At doon nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Alvarenga na umabot lang naman ng 438 days. Ang haba ng kanyang paglalayag sa loob ng 438 days ay pinatayang nasa 5,502-6,700 miles o 8,900-10,800 kilometers. Siya ay nagpagaling sa isang ospital sa Majuro bago ito nakabalik sa kanyang tahanan at pamilya sa El Salvador noong 10 ng Pebrero 2014. Ayon sa Marshall Islands Acting Secretary na si GB, mabuti naman ang kanyang vital signs maliban na lang sa kanyang blood pressure na malubhang mababa. Dagdag pa rito, namamaga ang bukong-bukong at hirap sa kanyang paglalakad nang siya ay masagip. Paglipas ng ilang araw ay lalo pang bumagsak ang kalusugan ni Alvarenga dahil ito sa labis na dehydration. Ang mga magulang ni Alvarenga na nag-akalang matagal siyang patay bago pa man siya ay nawala, ay labis ang galak nang malaman nila na siya ay buhay pa. Lagi daw siyang pinapanalangin ng kanyang ama sa mga panahong wala na silang komunikasyon. Labis din ang tuwa ng kanyang anak na babae nang malaman niyang buhay ang kanyang ama at di halos makapaghintay upang mayakap Ariel Cordova, ngunit ang isa ay Cirilo Vargas. Katulad din di umano ang naging pangyayari na nawala at hinanap ng mga otoridad sa loob ng 2 araw. Ito ay isa sa naging dahilan kung bakit may mga taong hindi naniniwala kay Alvarenga. Kaugnay sa pagkakaiba sa pagitan ng mga pangalan ng mga mangisda sa ulat noong 2012 at kina Alvarenga at Ezequiel, inulat ng CBS News na ang mga tala sa Mexico ay kadalasan may mali. Dagdag pa, pinatutuhanan din ng mga magulang ni Alvarenga na kilala din ito sa kanilang bayan sa Mexico sa tawag na Cirilo. Isang US ambassador din ang naka-assign sa Marshall Islands ang hindi naniniwala sa kwento ni Alvarenga. At hindi rin niya maipaliwanag kung papaano napadpad si Alvarenga sa isla na iyon gayong napakalayo na nito sa kabiyasnan.
Marami pang mga kwento na nagsilabasan matapos nito. Kaya naman, nagpatawag ng press conference ang abogado ni Alvarenga upang patutuhanan ang kwento ni Alvarenga sa pamamagitan ng polygraph testing habang tinatanong sa kanyang paglalayag at pumasanga naman ito. Tapos ng 11 araw ay unti-unting nanumbalik ang lakas at sigla ng katawan ni Alvarenga, sapat para makauwi na sa El Salvador. Ngunit siya ay nagka-anemia at nahihirapan sa kanyang pagtulog. Pagkalipas ng ilang araw, maraming mga journalist ang pumunta at nakikipagpanayam sa kanya. Isa na nga rito si Jonathan Franklin na isa sa mga unang nakasaksi sa pagkasagip kay Alvarenga. Siya ang naglathala ng isang libro na may pamagat na 438 Days, An Extraordinary True Story of Survival at Sea. Si Franklin ay inaming may duda rin siya sa kwento ni Alvarenga dahil sa mga kuha nitong video sa mismong araw ng pagkasagip ni Alvarenga. Kahit wala sa ayos si Alvarenga noong time na yon, walang gupit at walang ahit, ngunit di mo makita sa kanyang mukha ang kanyang pinagdadaanan na inaasahan ng lahat. Bilog ang mukha at nakatawa lang ng kunan ng litrato at video ng mga mamamayag. Nakadagdag pa sa kanilang suspetsa ang pagtakas di umano ni Alvarenga noong gabi na dinala siya sa pagamutan. Ngunit dipinsan niya ay natakot lamang siya dahil akala niya inaaresto na siya at makukulong. Isa pa si Alvarenga ay masasabing pabayang ama dahil bago pa man nangyari ito, inabandonan niya ang kanyang kasintahan at anak na babae na nasa El Salvador at tumungo sa Mexico. Siya din di umano mahilig sa mga babae, party, pagkain at droga, kaya wala talaga itong kredibilidad. Ngunit isa lang ang sigurado, magaling na mangingisda at manlalayag si Alvarenga. Kilala siya sa kanilang bayan dahil sa kanyang survival skills. Ilang araw matapos mailathala ang libro ni Alvarenga ay sinampahan siya ng kaso ng pamilya ni Ezekiel, ang kasama niyang nawala sa karagatan. Pinapabayad si Alvarenga ng 1,000,000 dolyar dahil di umano kinain ito ang kanilang kaanak para makasurvive. Ngunit pinabulaan na ng abogado ni Alvarenga ang paratang na ito. At kalaunan na pag-alaman nila na gusto lang pala talaga ng pamilya ni Ezekiel na mabahagian sila sa kita ng nailathalang libro. Ngayon bumalik naman tayo sa Mexico, nais ng kanyang matandang amo at kapwa mangingisda na bumalik si Alvarenga sa kanyang kalipunan. Ngunit hindi handa si Alvarenga, sa halip bumalik siya sa kanyang mga magulang at anak na babae sa El Salvador kung saan siya ay bumalik sa kanyang bahay sa pagkabata. Tupad niya ang isang pangako na ginawa niya sa kanyang sarili habang nasa bangka. Dahan-dahan siya naging mabuting ama sa kanyang anak na babae. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ikaw ba ay naniniwala sa kwento ni Alvarenga? Comment mo lang dyan sa baba. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. Thank you for watching, guys.